dito po sa Calabarzon, ang sentro ng National Greening Program lies in the province of Quezon, where more than half of our forest lands are located. That's why we are strengthening our partnership with the communities and people's organizations to participate sa ating National Greening Program with the hope of increasing our forest cover. Sa kasalukuyan, we are working on the issuance of appropriate tenural instruments for the sustainable and continuous protection ng mga nasimulan nilang taniman na area. Ako po si Ginoong Quentin Abino, Pangulo po ng Alitas Farmers Association dito po sa Barangay Alitas in Pantakese. Noong pong taong 2009, na kung saan ay naghahanap po ang DNR na maging kapartner po sa pagprograma po sa UDP, yung po Upland Development Program, na kung saan ay kami po ang inendorse ng sanggunian barangay ng Alitas sa DNR. Karoon po kami ng project sa NGP ng mga species po na yon ay babaeng bakawan, lalaking bakawan, tabigi, piyapi, busaing, at saka po yung nilag. Yung best practice namin sa NJP na yung makipag-dialogue kami sa barangay. Tapos yung pagbabantay namin na meron kaming twice a week pinupunta namin yon para maprotektahan at mapangalagaan yung aming plantasyon. Isa sa pamaraan, yung proper monitoring, yung right management, right seedling, right timing, yun ang aming ina-apply diyan para ma-maintain namin yung survival rate ay mataas. Ang status po noon, bago po taniman, totally wala po yung tanim. Ngayon po, yun po yung sitwasyon noon. Pero sa ngayon po, malalaki na po itong mumunga na. Sa PO, basically, naging source to ng added income sa mga members ng samahan. Previously, yung areas kasi ng matatagpuan sa Alitas in Pantakeson ay mga barren areas, mga abandoned fish pond, na kung saan nung mag-undergo sila ng UDP at NGP ay na-rehabilitate at ngayon ay nalulugaran na ngayon ng mga pwede nilang pakinabangang mga pakat. Malaking tulong po ang nagawa ng DNR. Sapagkat pagdating po sa tinatawag nating environmental issue ay just in case na magkaroon po ng tsunami, storm surge na sinasabi natin, ay yan pong tinatawag nating bakawan ay siya po ang nagiging barrier ng Barangay Antikin at mga karatig barangay. Noon po ay wala pa po mga lamang pakat na tulad po ng sika, kaunti pa po dahil wala pong kuhan. Ngayon po ay yung pinapapakinabangan pagdating po sa pang-economic na aspeto. Noong pong mapanumbalik yung pong kapakatan namin, nanumbalik din po yung mga lamang pakat, yung pong mga breeding grounds po yun, ng mga tulad po na alimango, hipon, kasag, sihi. Aun, ang pagsubok sa amin, kami pinagtatawanan. Pinagtawala raw mangyayari sa aming ginagawa. Tuloy lang kami sa pagtatanim na, dahil kami noon ay lalabing pito. Tinanaman namin yun, nung makita nila na maganda pala na maging impact, yung mga nagtatawa sa amin, naging bahagi na rin namin, naging kasama na rin namin. Yung pong itinim namin, palibasa po yung mangrove, ano po, yun po ay seasonal ang pamumunga. Buwan po ng Mayo hanggang po ngayon ay September, may bunga po yun. Yung doon na po kami kumukuha ng pananim na propagules na binibili rin po sa amin ng iba pong mga sektor na lipunan. Bali, sa isang harvest po namin, nakakakuha po kami ng 9,000 propagules. Bali, yun po ay ano, umaabot po ng 9,000 dahil piso po ang isa. Para magkaroon ng sustainable na pangalagat maproduktahan, una-una ay magkaroon ng tenural instrument. Kami humingi pa rin ng tulong na paborang kami. Dahil malaki ang pagkakaiba ng programa ng DNR sa upland. May kape sila, mga fruit-bearing tree na feeding livelihood nila pagdating ng araw. We are in the process of processing their application for CBFMA. If cultivated, this will be awarded to them. The people's organization will be able to develop in themselves the sense of ownership in the area. Sa ngalan po ng Alitas Farmers Association, kapila po sa nagpapasalamat at na mapipatuloy po yung magandang ugnayan namin at ang DNR na kung saan ay naroon po yung mga pagsuporta nila sa amin sa katulad namin nasa mga tinatawag natin na marginal sector. Maraming salamat po. Tayo ang kalikasan. Tayo ang kalikasan. Tayo ang kalikasan!